Pangulong Bongbong Marcos dapat nang ipakulong ang mga opisyal na ito. Noong 2021 na kasagsagan ng pandemya, marami mga Pilipino ang nabigla, nagutom, nawala ng trabaho at naulila ng mga mahal sa buhay. Kaya naman, ang gobyerno ay ipinasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 upang maglabas ng pondo at maibigay sa iba't ibang ahensya para matulungan ang mga Pilipino. Kaya naman, panoorin mo ang unang video na ito dahil habang tayo ay naghihirap nung kasagsagan ng pandemya ay merong mga kalakaran na nabisto sa Department of Education at Department of Budget Management na tiyak na nagpapahirap sa mga Pilipino. Put dito, inapprove niyong presyo ng high-end. Eh DDS-PM mismo ang nag-approve 45,000 mid-level eh. Ito 58,000 high-level. Hindi namin inapprove yun, Your Honor. Kasabi mo lang, ang PSDBM. Excuse me, sir. You are changing your answer. If I ask the stenographer to repeat, sinabi mo na kanina, ikaw yung nag-approve. Hindi ako nag-approve, Your Honor. Hindi ko sinabing ako ang nag-approve. Ang sinabi namin, nagbigay ang PSDBM ng action slip and you na said yes. Kinonkur ng ICTS. And then you concurred. Hindi ko sinabing ako ang nag-confirm and you concurred. O ako ang nag-concur. Hindi ko sinabi yan, Your Honor. I did not. Yusek, may I remind you and may I refer you to your statement made at exactly 10:50 a.m. And I quote, this was never addressed to the higher-ups. That's right, Your Honor. Ayun. Sinabi mo, nasa transcript yun. Ang lumalabas ngayon, kagaya ng sinasabi ni Senator Cayetano, dalawa lang kayo nagpirmahan dito, hawak ko yung dokumento, a certain Abram Abanil na nandiyan sa harap, pakitaas yung kamay mo. Kailangan dalawa nag-aprubahan ito. Hindi, Your Honor. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. Ipapelis tayo rito. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. Pumutasan ang boses mo. Yes, kaya Your Honor. Kaya tayo may microphone dito. You don't have to the right to elevate the modulation of your voice. Naririnig ka namin. Huwag mo kami sigawan. Ibig sabihin, noong 2021 ay kinwestiyon ng Commission on Audit ang mga binili na laptop ng Department of Budget Management sa mga guro ng Department of Education na malaki raw ang pagkakaiba ng mga presyo. Aabot dapat ng 2.4 billion pesos. Para po dapat yan sa 68,500 laptops na may estimated cost na 35,046 kada isang unit. Pero ito po ang mahiwaga, umabot ang presyo ng bawat laptop sa 50,300. Kaya po ang nabili lamang ay 38,000 laptops imbis ng platong 68,000 laptops. Ang laki po ng minal ng presyo, kaya't ang laki ng nabawas sa mga laptops. At eto na, sa kasagsagan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa mga kinikwestiyong binili na laptop, ay dinala naman sa Senate Clinic si former Education Secretary Briones. Hey, ma'am. Saan dadali ko yun? Tila mukhang kailangan na ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng leksyon ang mga opisyal na ginagawang gatasan ang pera ng taong bayan. Kaya naman, ikaw bilang isang Pilipino o taxpayer, ano ang dapat gawin sa mga opisyal na mapapatunayan na nangungulimbat ng pondo ng gobyerno na dapat ay nakakarating sa mga ordinaryong Pilipino? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.